sa homeschool mo, ano nangyari sa one year na pag-homeschool? Ano bang may bibigay mong tips sa mga bago lang mag-homeschool? Kanyari, pupunta kayo sa park, maglalakad kayo ng mga bata, i-document nyo lahat yun. Doon sa mga bago lang mag-homeschool, huwag kayo masyadong kabahan. Order kami ng pizza. Pizza. Magandang gabi po sa inyong lahat at kami ngayon ay bumibili ng pizza. Yan. At habang bumibili kami ng pizza, magkaroon muna tayo ng interview. Ano na ba ang masasabi mo, mami, sa homeschooling journey niyo? Nyo kasi siya yung madalas nag-homeschool. Ako po, hindi ako nag-homeschool. Iniwan kami ng principal. Yung principal lang tayo mag-check. Kaya ako na silang maggawa ng homeschool. Kaya ako pangalan ako, paalala. So ano masasabi mo, Mami, sa homeschool mo? Ano nangyari sa one year na pag-homeschool? Ano bang may bibigay mong tips sa mga bago lang mag-homeschool? Daig ng maagap ang masipag. Yo. So ano ba yung mga tips mo na mga nakuha mo doon? Sige nga. Halimbawa, sa PLE, sa PE, ano ba yung magandang tips na may bibigay natin sa mga viewer natin? Habang wala pa yung mga books, unahin mo yung mga PLE, music, arts, PE. Yan. Kasi pag nag-enroll po kayo, hindi nyo agad makukuha yung mga books. Kaya sinasuggest ni Michelle na kailangan daw, kapag ka daw habang wala pa yung mga books, gawin nyo na agad yung mga PE nyo, tsaka yung mga iba-iba ba, katulad ng PLE, katulad ng, pag sinabi kasi yung PE, kasama po dyan yung pag-exercise, nari swimming, tuwing lalabas po kayo, magagala, be sure na i-document na lahat yung pupuntahan nyo. At saka yung po mga, nyari, pupunta kayo sa park, naglalakad kayo ng mga bata, i-document nyo lahat yun. Kasi magagamit nyo yung mga yun sa pagsasubmit ng portfolio nyo. Ano man tawag nito? Portfolio, no? Portfolio ng mga bata. Saan na yun, Touch? Kaya napaka-importante na i-document nyo po yung mga pinupuntahan nyo. Isa yun sa mga ano, isa yun sa mga suggestion. At saka kung bago lang po kayo nag-homeschool, di ba? Ako noon, nung bago lang ako nag-homeschool, download ng mga libro ng mga bata. Although nagagamit din naman, but sumobra yung dami na dinownload ko mga libro ng mga bata. Not realizing, yung palang ibibigay po ng homeschool, homeschool provider, ay napakadami na hindi mo na halos mamatapos sagutin. Ano po? Kaya don't worry doon sa mga bago lang mag-homeschool. Huwag kayo masyadong kabahan na dapat i-download nyo yung mga maraming libro. Hindi po, ang dami nang ibibigay na libro sa inyo at enough na yon. Minsan may mga konting libro lang na kailangan i-download o ihanapin sa internet para maging para mag-support doon sa mga ano, para mag-support doon sa mga kailangan niyo na subject. At saka isa pa, yung book report. Yan, yung book report. Yan ay medyo nabitin yung mga bata diyan. Yung mga may book report, dapat po talagang i-force sila na magbasa agad ng book report para sa ganun ay hindi kayo mabibitin sa paggawa at pagkapasa ng mga book report. Hirapan kami sa Philippines yun. Sa subject kasi parang ayaw nila. Yun, nahirapan daw sa Philippines sa subject. Hindi nila maintindihan. So yan, isa rin sa mahirap yan kasi yung mga anak namin, parang nahirapan po sila sa Pilipino. Malalim. Kaya medyo malalim. Ay, kaya ako, medyo mahirap. Ano po? Yung ibang subject naman po, hindi naman ganong kahirap. Okay naman, yung mga pang... Kasi yung anak namin is grade 8 tsaka... Grade 1, di ba? Grade 1 tsaka grade 8 yung anak namin. So by next year, maging grade 2 tsaka grade 9 na. Tatanungin nyo kami kung tutuloy namin yung mga anak namin sa homeschooling. Yes, definitely. Tutuloy namin yung homeschooling journey ng mga bata. Bakit? Kasi maganda po talaga yung may incorporated po yung mga biblical principle kasi doon sa mga inaaral ng mga bata. Hindi lang sa ganun. Kasi doon po sa ano, magte-tech BJU pa rin kami. Tuloy kami sa tech BJU kasi gusto namin yung mga video at saka gusto ko yung mga libro na pinadala sa amin. Although mapakamahal po ng shipping fee. Papunta mula from Manila to Saudi Arabia, medyo mahal ang shipping fee.
But I think sulit naman po yung mga libro. Kaya yun lang masasabi ko. Ano, aralin niya lang mag-edit ng video. Yan. Kung hindi daw kayo marunong mag-edit ng video, mag-aral na kayo mag-edit ng video kasi nung una nag-aral pa si Michelle. Pero ngayon, sisiw na sa kanya yun. Magaling na mag-edit ng video yan. Eh, hindi kasi ako nag-edit ng video. Medyo may busy po ako kaya hindi ako gaano makapag-edit. Akala niya ako mag-edit kasi ako vlogger. Tsang, ngayon magaling na yung mag-edit. Pwede na po siya maging editor ngayon ng aking vlog. Simpleng edit lang daw, no? So yan, kasi may mga nagtatanong sa akin, are we going to continue? So definitely po mag-continue po kami. So yun po, pinag-aaralan namin kung paano pa tayo makakapit. Kasi medyo mahal lang pag-homeschool, lalo na pag nasa Middle East ka. Eh, ang tanong, dito ang tanong, pa rin tayo. Dito pa rin ba kami? O uwi na kami? Hindi ko rin alam. Ang kagandahan po kasi ng homeschool, eh, kahit saan ka mapadpad, saan ka mapunta, pwede ka mag-aral. Pwede mag-aral yung mga bata. Di ba? So, maganda yan ang kagandahan ng homeschool. Medyo nahirapan kami, na-delay kami ng konti kasi talaga po nangangapa pa kami. But kung sa tingin ko, by this time, ng second year na namin, tingin ko madali na po namin magagawa. At alam na ni Michelle kung ano yung mga diskarte, yung gagawa siya ng calendar. Noong una kasi medyo talagang chamba-chamba yung ginagawa. Hindi namin alam kung tama ba yun o ano. So hanggang sa makakadating, makaka-receive na lang kami ng email sa Home Global na your percentage is delayed. Diba? 50% so, 75%. So, by God's grace, by next year, hindi na naman mangyayari yun. Kasi po, medyo alam na namin yung gagawin. Alam na namin yung mga diskarte, na yung pala yun, yung pag sinasabi nila, lalabas kayo, kailan, incorporated yung homeschool, pag maglilinis ka ng bahay, alam mo, incorporated yung homeschool. Pero okay po kami, okay yung ginawa namin, nakakatuwa. I believe, malaki na itulong kasi yung anak namin ay nung mag-homestart po, mag-homeschool yun, si Nathaniel, yung bunso namin, hindi marunong magbasa yun. Akalaan mo ba naman eh, nasa second quarter pa lang, no? Wala pang second quarter, nasa first quarter pa lang. Marunong na siya magbasa. Galing. Tapos yung pag-a-answer doon sa TechBJU, yung may ina-answer lang kasi doon mga video, marunong na rin siya ng discard, i-stop niya, tapos sasagot siya sa test sheet. Tapos ipe-play niya, tapos siya na rin mag-check. I mean, magaling yung ganun na natututo yung mga bata. At, dati hirap na hirap siya sa spelling, no? Ngayon, ang galing, magaling na. Kaya yung pag-i-spelling, nagagamit sa computer. Ayun, hindi siya na gumagamit ng computer. Marunong mag-type, marunong mag-chat. Kasi gumagaling sa spelling at saka magbasa yung bata. No? So, yun lang po. At I do hope na itong vlog namin na ito ay nakatulong sa inyo in a way. At kung kayo meron pa mga tanong, just comment down below at try namin isagutin sa aming susunod na video. So, ito pa nga pala po si Dexter. At ito po si Michelle. At you are in Dexter Panglimang Video Vlog. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa channel namin. At subscribe and of course like para naman madagdagan ng aming followers. So, okay po ba? God bless you. Bye-bye. Okay? This is for the vlog, you know? Huh? Okay. Alas. Nice one. Thank you. Ayan, ito yung video. Pizza. Ayan. Order kami ng pizza. Yan po yung aming binili pizza habang kami nag-